Tiniyak na Meralco na magiging sapat ang supply ng kuryente ngayong tag-init, lalo't marami ang nasa bahay dahil sa community quarantine. Nang magka-brownout nga, marami ang nagsilabasan dahil sa init sa loob ng kanilang bahay. Hinuli patuloy sila ng mga otoridad. May report si Bernadette Reyes. Kabilang sa mga nahuli sa curfew kahapon sa Barangay Balongbato, Quezon City, ang isang mag-anak na nakatambay sa labas ng bahay. Nawalan daw kasi sila ng kuryente. Mainit po, mainit. Walang ilaw. Sa Santa Mesa, Manila, mainit na panahon din ang dahilan ng mga nahuling lumalabag sa curfew. Kasi mainit sa loob ng bahay. Mainit eh. Ayon sa Meralco, nag-brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan matapos magka-problema ang isang planta. Agad din naman daw na ibalik ang supply ng kuryente makalipas ang 16 na minuto. Nagkaroon ng tinatawag na interruption brought about by an automatic load trapping na ayon sa aming information ay dahil sa tripping ng tininin na power plant. Sa gitna ng tag-init, siniguro ng Meralco na sapat ang supply ng kuryente ngayong mahal na araw. Kung kailan karamihan stay at home dahil sa enhanced community quarantine. Much lower compared to an ordinary working day. Lalo na ngayon, dineclare pa ng ECQ. So even commercial establishments and I would presume industrial will be either on skeletal or much lower activity. Ayon sa Meralco, kadalasang tumataas ang konsumo sa kuryente tuwing mainit ang lagay ng panahon dahil sa mas malakas na paggamit sa mga cooling devices gaya na lamang ng electric fan at aircon. Kaya naman makabubuti raw na masigurong nasa maayos na kondisyon ng mga ito para maiwasan ang labis na pagtaas ng bayarin sa kuryente. Si Mang Junicio, dahil sa labis na init ng panahon, napapaypay na lang sa labas ng bahay para makatipid sa konsumo sa kuryente. Electric fan, ginagamit din. Kaya lang pinapatay din, mainit eh. Kaya naglalabasan lang kami. Mamigat, siyempre. Eh, natulad ngayon, pandemic. Kailangan talaga magtipid ka. Sa tindahan naman ni Eden, ang malakas na konsumo sa refrigerator ang nagpapataas ng bill. Di pagka sa gabi, ni number one ko na lang siya. Minsan tinatanggal ko sa saksakan para medyo makatipid. Sabi ng Meralco, may pagtaas sa sinyal sa supply ng kuryente mula sa wholesale electricity spot market ngayong buwan. Spot market prices, nakikita natin na pataas siya. Now, is it enough to impact on the overall rates? That remains to be seen. Bernadette Reyes, GMA News.